So, tinamaan po mga kababayan na napakalakas na lindol yung Taiwan. Kaya closely nakamonitor yung ating Department of Migrant Workers. Kasi we have more than 66,000 Filipinos ang nagtatrabaho po sa Taiwan. O ito po mga kababayan, yung mga lumabas na images, 7.3 pala magnitude. Pero sa ibang reports po, 7.2 magnitude na lindol ang tumama kani-kanina lang mga kababayan, no, sa Taiwan. So ito yung mga buildings na nasira, mga initial reports pa lang ito. So ganyan mga kababayan, so yung magnitude 7.3, napakalakas po niya. Para tong yung tumama sa ano, sa Baguio yata noong ano, noong 90s. Yan po yung destruction. Ayan. The images of destruction to properties. Matindi po. Ito yung report naman ng ABC News. Powerful earthquake strikes Taiwan. Breaking news po siya. A powerful earthquake shook Taiwan on Wednesday morning just before 8 a.m. local time, damaging buildings and creating a small tsunami that was ashore on southern Japanese islands. Ito yung latest po. One dead, 56 injured after 7.3 magnitude earthquake rocks Taiwan. So possibly, kasi mga sketch reports po ito, baka in the next hours, syempre, dadagdag po siya, mga kababayan. So immediately, nagpalabas ng information, advisory, yung ating Presidential Communications Office. Sabi dyan, the Department of Migrant Workers is monitoring the situation of overseas Filipino workers in Taiwan following a strong earthquake that rocked the island just before 8 this morning. The DMW's three migrant workers offices in Taiwan immediately activated protocols with the Filipino communities, leaders, relevant Taiwan government agencies, as well as employers and trade associations to ascertain the safety and status of Taiwan-based OFWs. Binabalita natin ito mga kababayan kasi baka kahit sa gitna nitong mga disaster, mag-take advantage naman yung mga fake news peddlers. Sabi, natutulog lang yung ating Pangulong Bongbong. Nasaan ang Pangulo? May mga concerned agencies po na nakatoka. Automatic sila. That is their ano, SOP, Standard Operating Procedures. Immediately, sila mga kababayan yung nasa frontline ang gumagalaw. And that is, siyempre, sa kumpas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And possibly, yung ating Pangulong Bongbong, maya-maya, magpapalabas din ng, siyempre, statement of comfort sa ating mga napakaraming mga OFW. 66,000 plus po yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa Taiwan. So, mabilis po yung pag-aksyon ng ating gobyerno. Para walang masabi, ang mga critics ng ating Pangulo, sabay-sabing iluklok na si Inday. So, the Taiwan MWOs are prepared to provide immediate assistance to affected OFWs as necessary. Taiwan Central Weather Administration reported the magnitude 7.2 earthquake. 7.3 po. Namali ito. Occurred at 7:58 this morning with its epicenter some 25 kilometers south southeast of Hualien County. So ito pong information na 7.2, hindi man ito sarili ng Presidential Communications Office. Galing po ito sa Taiwan. Taiwan Central Weather Administration. Kung halimbawa, in other report, 7.3, baka nirevised po. Nirevised ng mga authorities sa Taiwan. So we cannot blame, recipient lang po tayo ng balita. We cannot blame the Presidential Communications Office or the Department of Migrant Workers. Baka sabihin nila, fake news aya. Anyway, itong mga aliporis ni Xi Jinping.
Yung mga hudas dito sa Pilipinas, anap sila ng anap ng diferensya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag walang diferensya, gagawa sila ng diferensya. Parang yung ano, yung narcolist mga kababayan, wala man narcolist, nagpiki sila ng ano, ng document ng PDEA. Ganon ka-desperate sila sa gusto nilang mangyaring siraan ng siraan yung ating Pangulong Bongbong para ang objective nila, galitin yung mga tao, iluklok si Inday. Ganon kasama ng motibo ng mga taong ito. Kaya pasiguro na po tayo, unaan na natin, baka exploit itong disaster na nga po, lindol na tumama sa ano, tumama sa Taiwan, yung daming mga OFWs doon, sabihin, natutulog sa pansitan yung ating gobyerno. Hindi po, immediately nag-react po yung ating gobyerno. Nasa close monitoring po sila. So yan po, nangyari po mga 7:58 this morning with its epicenter some 25 kilometers southeast of Hualien County. So may 66,475 OFWs po sa Taiwan based sa December 2023 data po. So yun po ang pinalabas ng Presidential Communications Office mismo. Malinaw na po, mga kababayan ko, huwag kayong nakikinig dito sa mga propagandista ng China, yung mga DDS vloggers, kasi massive na po sila sa paninira. Nag-full-time na po sila, full blast. Intensified campaign ng pagpapalaganap ng fake news at paninira sa atin pong Pangulong Bongbong Marcos. Pag nakinig ka kayo sa kanila, sa kanila, maniwala kayo sa kanilang mga kwento, biktima kayo. Lalabas, mga estupido kayo. Maniwala ka sa kasinungalingan, propaganda. Anong tawag mo dyan? You believe the lies. Alam mong kasinungalingan. Pero pininiwalaan mo pa, ang tawag dyan, estupido. Tama po, mga kababayan. Pero choice ninyo. May freedom po tayo, demokrasya tayo. Maniwala kayo sa kasinungalingan, inyo yan, buhay ninyo yan. Kami dito, ako as a journalist, ang obligasyon ko po, ang trabaho ko po, ibigay sa inyo yung totoong kwento. Mga factual stories. Pero kung ayaw ninyong maniwala sa akin, nasa sa inyo yan. Di ba? Wala man yan ipito po sa akin kasi ako po alam ko kung ano ang totoo. Pero kung kayo gusto ninyong maniwala dito sa mga pro-China na hudas, buhay ninyo yan. Sige lang. Oh, tulad nito mga kwentong ito, nagsalita na naman po si Wang Wimbin. Binabaliktad tayo. Sabi rito, the Philippines needs to stop infringing on China's rights and making provocations. Stop pulling forces outside the region into matters of the South China Sea. Return to the right track of properly managing the situation through negotiation and consultation and act responsibly for the peace and stability in the South China Sea. Pinalalabas, tayo yung troublemaker po. Tayo yung nanggugulo. Sila yung pumunta rito sa atin at nag-establish ng mga ano, ng mga military bases, pumasok pa sa ating exclusive economic zone. Sa simpleng pananalita, napakalayo nila. Sabi nating neighbor, pero distant neighbor natin. Tapos pumasok sa ating ano, bakuran, kung ano-ano yung mga pinagagawa, hinaras yung ating mga sundalo, binumba ng tubig, binangga, nagka-injury yung ating mga sundalo. Afterwards, sinabihan tayo, nangguguluan niya kayo rito. Ganon mga kababayan ang ugali ng China na suportado ng mga taga Finta Kingdom, mga kababayan, ng mga hudas dito sa ating bansa. Tayo pa yung pinagsabihan na nanggugulo, troublemaker daw tayo, tayo yung nagpo-provoke, sila yung ang layo-layo pumunta dito sa bakura natin. Ito pong reaction na to ng China, reaction nila doon sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Panggugulo daw yon na
palabas po ng Executive Order number 57. Ito yung tinawag na countermeasure sa pang-aabuso po nila. Ayan po, strengthening the country's maritime security in domain awareness is imperative, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang pagpalabas ng Executive Order number 57 to comprehensively tackle the cross-cutting issues that impact the nation's national security issues, national security sovereignty, sovereign rights in maritime jurisdiction over its extensive maritime zones. So ang ginagawa lang po ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang may-ari ng bakuran, kumbaga sa may bahay, siya yung ama ng ano ng ating bansa. So kung sa family, sa pag-ari ng isang bakuran, siya yung may responsibility kasi nakikita niya pumapasok yung mga estranghero, yung mga dayuhan, sinisira yung mga pananim, kung sa bakuran po. In this case, yung ating mga coral reefs in the area. Tapos, tayo pa yung pinagsabihan, nang gumalaw tayo to secure our, yung ating bakuran, tayo pa yung sinabihan, nang gugulo tayo. Ganon mga kababayan. At sabi ng kanilang mga kalyado dito, mga hudas na mga Filipino, tamaan niya, nanggugulo tayo. Tamaan niya yung dumayo na mga Chinese dito sa bakura natin. Nanggugulo tayo. Ganon katindi ang pagka-tridor ng mga DDS, mga kababayan. Kaya sabi po ni Risa Ontivero, so ito po yung latest ngayon, 50 minutes ago, Risa 6 inquiry into Duterte China Gentleman's Agreement. So siya na po yung magpapatawag siguro. Baka siya mag-sponsor ng resolution kasi wala tayong maasahan kay Amy Marcos. Siya sana yung dapat na mag-file ng resolution kasi siya po yung Chairman Committee on Foreign Relations. Kampi sa China. Kampi kay Digong. Kampi sa China. Anti-US. Wala tayong masahan. Kaya, dito na lang po, si Risa Ontiveros. Kung sino pa yung anti-Marcos. Kasi yung Marcos, mga kababayan, na kapatid, naging anti-Marcos, ito yung talagang anti-Marcos. Pero, sa issue ng China po, kaayon po si Risa Ontiveros sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong. Yung kapatid po, kontra. Talaga niya, Mr. Marabilias, malapit nang matapos ang mundo. Baliktad na ang mundo po. Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros has filed proposed Senate resolution. O siya na po, 982, seeking an investigation into the claim of a gentleman's agreement involving the administration of former President Rodrigo Duterte in the Chinese government, which restricted the repair and rehabilitation of BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal. So this din gentleman's agreement niya is treasonous, pagta-traidor ito, while China in any case will most likely attack our resupply mission en route to Ayungin. The sham of an agreement only gave Beijing more ammunition to assert her baseless claims. Kung totoo ang kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. So si Risa Ontiveros na nag-initiate ng investigation, mga kababayan, kasi yung Chairman Committee on Foreign Relations, si Amy Marcos po, naging anti-Marcos na. Pro-China, anti-Marcos, anti-US, mga kababayan, kampi sa mga kalaban ng ating administrasyon, kampi sa kalaban ng kanyang kapatid. Tinawag pa na Trojan horse daw. Executive Order 57 ng kanyang kapatid na ang sabi niya, mga kababayan, will allow foreign interference daw
dito sa atin. So ang tawag niya, Trojan horse will give way sa pagkakaroon ng Trojan horse. Sabi nga natin, ang Trojan horse po, yung taga-Dabaw. Ng kaibigan niya, ang inaasahan natin sana, ako yun yung tingin ko sana noon, ikako, si Amy Marcos, nakikipagkaibigan sa mga Duterte, playing as Trojan horse para to protect the president, kasi kapatid niya yung Pangulo, para alam niya yung galawan ng mga Duterte. Kaya lang lately po, parang umanib na siya sa Trojan horse. Na dapat sana siya yung Trojan horse sa mga Duterte. Nabaliktad po. Siya na yung Trojan horse po ng mga Duterte laban sa kanyang kapatid. Ha? Kumampi po sa kalaban. Pati po sa interes ng China. Kung ano yung linya ng propaganda ng China po, nandun na siya. Napasama po, mga kababayan. So, yun man lang po ang short video natin. Bahala na po kayo. Importante sa atin dito po, ipanalangin natin ang tagumpay ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpaunlad ng bagong Pilipinas at sa sa efforts niya to protect our national interest, our national security and sovereignty po. Okay po mga kababayan, ayos na niya Mr. Maravillas. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.